Nangangailangan po ba tayo ng himala mula sa Diyos? Ako po si Father Dion. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Friday ng 17th linggo ng karaniwang panahon at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Umuwi siya sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinaguga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya, kaya kanilang itinanong, saan kumuha ng karunungan ang taong iyan? Paano siya nakakagawa ng mga himala? Hindi ba siya ang anak ng karpentero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid? At taga rito rin ang kanyang mga kapatid na babae? Hindi ba? Saan kaya niya natutuhan ang lahat ng iyan? At siya'y hindi nila pinaniwalaan, kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta'y iginagalang kahit saan, maliban sa kanyang sariling bayan at sariling sambahayan. At dahil ayaw nilang maniwala, hindi siya gumawa roon ng maraming himala. Ang mabuting balita ng ating Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mayroong dalawang bagay ang ipinapaalala sa atin ang Ebanghelyo sa araw na ito. Una, kinakailangan ng Diyos ang ating pananampalataya. Ayon sa Ebanghelyo, hindi gumawa si Jesus ng himala sa kanyang sariling bayan at para sa kanyang mga kababayan dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. Ang pananampalataya sa Diyos ay ang maniwala, magtiwala at umaasa sa Kanya. Pagpapakita ng pananampalataya ang pagtanggap kung ano ang sinasabi at ginagawa ng Diyos sa atin, ang hindi pagrereklamo sa pamamaraan ng Diyos, ang hindi pagdududa sa kanyang kalooban at ang hindi pagsasalungat sa kanyang plano ay pagpapahayag ng pananampalataya sa Diyos. Nais ng Diyos na sumampalataya tayo sa Kanya at sa ating pagsampalataya sa Diyos, makakagawa siya ng himala para sa atin, tulad ng pagpapagaling ng ating karamdaman at marami pang iba. Ngunit ito ay maaring mangyari lamang kung mayroon tayong matibay na pananampalataya sa Kanya. Ayon pa nga sa ating Panginoon sa Ebanghelyo ni San Lucas chapter 17 verse 6, if you have faith the size of a mustard seed, you would say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it would obey you. Pangalawa, paano po ba tayo tinitingnan ng Diyos? Marami sa mga nakarinig kay Jesus ay tinatanong ang tungkol sa kanyang family background. Pinagdududahan nila ang kanyang mga itinuturo. Sinabi nila, saan kumuha ng ganyang karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng mga himala? Ang Diyos ay hindi po nagtatanong tungkol sa ating social and family background. Hindi po sinusuri at inuusisa ng Diyos ang ating nakaraan. Naniniwala siya sa atin at patuloy siyang magtitiwala sa ating kabutihan, sa ating kakayahan at sa ating commitment. Yung mga nakikinig kay Jesus sa Ebanghelyo ay nagpapahayag ng nakatagong pag-uugali ng tao sa kanyang kapwa, ang diskriminasyon, ang walang pakialam at maling kuro-kuro sa kapwa. Yung mga nagtatanong sa kakayahan at sa pamilyang pinanggalingan ni Jesus ay hindi nakumbinsi sa kanyang mabubuting gawa. Kulang sila sa pananampalataya. Ngunit lagi po nating tandaan na hindi po kailanman naging bias ang Diyos sa atin. God will never be prejudiced against us. Tinatanggap tayo ng Diyos, sino man at anuman ang ating ginawa. Lahat tayo ay mga anak ng Diyos at mga kapatid ng ating Panginoong Jesus. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and Author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing.
Be their constant companion and their refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.